Welcome back to my channel. For today's video, let's talk about 8¼ interest. Kung paano siyang kinukumpute at kung paano natin babayaran yung ating nakuhang pera sa 8¼. Okay. So first, let's talk about the 8¼ interest. Paano nga ba siya kinukumpute? Simula doon sa araw na kinuha nyo yung pera hanggang doon sa binayadan nyo. For example, January 1 nakakuha ka, yun yung start na araw ng pagbibilang. January 1 at nabayaran mo siya ng January 11. So, ikukumpute nyo yun ng 10 days simula January 1 hanggang January 11. Pagdating naman po doon sa interest rate, ang interest rate po ni 8¼ ay 0.13%. Paano nga ba kinukumpute yung interest rate ni 8¼ doon sa kinuha nating pera? So for example, January 1 nakakuha ako ng 100 pesos at pagdating ng January 11 at nabayadan ko siya, count yun as 10 days. So, for example, January 1, nakakuha ko ng 100 pesos. Si 100 pesos, ta-times natin yan sa interest rate ni 8¼ na 0.13% times 10 days. Kasi simula January 1 to January 11, it's 10 days. So, 100 pesos times 0.13% times kung ilang araw mo siyang nagamit. So, sa 10 days, sa 100 pesos, sa 10 days, ang interest ni 8¼, 1.33%. Another example, January 1 hanggang January 31. So, ang pagbibilang nun, 30 days. Nagamit natin yung pera ng 30 days. For example, nakakuha ako ng 1,000 pesos times 0.13% na interest rate ni 8¼ times kung ilang araw natin siyang nakuha. So, simula January 1 to January 31, it's 30 days. So, ito times natin siya sa 30 days. So, ang interest rate sa 1,000 sa isang buwan ni 8¼ ay 39 pesos. So, ganun lang siya kaliit. At didepende yun sa laki ng nakuha mong pera at kung ilang araw mo siyang nagamit. Then, pagdating naman sa pagbabayad kay 8¼, pwede tayong magbayad sa GCash. Kung paano, kung yung iba ay may experience na sa pagbabayad ng home credit, ganun din po siya. Punta lang tayo sa GCash, pay bills, ilagay nyo lang po doon yung amount kung magkano yung babayaran nyo kay 8¼ at kailangan po alam ninyo yung inyong account number. Saan nga ba nakikita yung account number? Yung account number po natin, makikita natin sa baba ng balance ng 8¼ natin. Mas madali natin siyang makikita kung meron tayong home credit app. Then, mache-check natin palagi kung magkano yung nakuha natin. At kung ano yung mag-due date na kailangan nating bayadan. So, ganun lang siya kasimple, guys. So, sana nakatulong ang video na to. And thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel and paki-click na din notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. See you on my next vlog. Bye.